Ngayong araw guys, samahan nyo kami. Hindi nga pala muna tayo dun magko-content sa ating treehouse kasi ngayong araw naisipan namin ni Dugong na dito muna magligo sa sapa. Grabe, ang lamig talaga ng tubig sa ganitong sapa. At syempre hindi rin mawawala itong food trip namin ni Dugong ng hipon tsaka sugpo. Dumalaw na rin nga pala kami sa lola namin ni Dugong dito sa bundok kasi medyo matagal na rin kami hindi nakakadalaw dito. What's up sa inyo mga kanapadaan lang. Ngayong araw samahan nyo kami sa panibagong adventure na naman namin dalawa. Hindi nga pala muna sa treehouse ang ating content kasi ngayong araw may pupuntahan kaming mahalagang tao sa buhay namin ni Dugong. Kaya ayun, dali-dali na rin ako nang hiram ng motor sa isa sa mga tropa ko at nagmotor na kami papunta dito sa bundok. Pupunta nga pala kami dito sa bundok ng aming lola ni Dugong. Medyo malayo-layo rin yun kaya kailangan nating magmotor ng halos isang oras. At dito nga habang nagra-rides kami dalawa ni Dugong, tuwan-tuwa na naman siya dito sa likod ko. Grabe guys, ngayon ko lang napapansin na pumupogi na talaga si Dugong lalo na pag malapit sa kanya yung camera. Pagkadating nga lang namin dito kaya pala happy si Dugong ay kung mapapansin nyo yan dala naming cooler na yan. Ang laman niya na hipon, sugpo, tsaka ayaman na pupudripin namin dito ni Dugong. Bala kasi namin guys lumigo dito sa sapa, malapit lang kasi dito sa bahay ng lola ko yun. Tapos guys, sino nga pala nakakaalam ng prutas na to? Hindi kasi namin alam ni Dugong kung ano ito, kung malaking lukbang da o mura baga to. Pero mukhang masarap kaya gustong gustong pitasin agad ni Dugong oh. May dala rin nga pala kami ditong 6 na kilong bigas para sa bibigay namin sa lola namin. Wala kasi kami guys budget ngayon kaya ito lang muna may ibigay namin dito kay lola. At ayan na nga, dinala ko na nga yung bigas dito habang kinakausap ni Dugong si lola. Ito nga pala guys si lola namin, 90 years old na yan guys. Buti na lang may time kami ni Dugong para dumalaw dito ngayong araw. Sabi ko kasi kay Dugong na matagal-tagal na rin kami hindi nakakapunta dito kaya naisipan namin pumakyat na agad dito sa bundok. Kayo ba guys, dinadalaw nyo rin ba yung lola nyo kahit malayo? Kasi guys, aminin man natin o hindi, bilang na rin talaga yung mga araw nila dito sa mundo, nakapiling natin sila. Kasi guys, matandaan na rin naman talaga sila eh. Kumbaga sa araw guys, tayo ay pasikat pa lang, sila ay malapit na guys lumubog. Kaya mahalin natin guys yung mga lola natin. Tapos dito nga sa part na to, itutur ko muna kayo sa bahay ni lola na napakasimple. Maliit nga lang pala yung bahay dito ni lola. At sa mga magtatanong kung sino kasama dito ni lola ko, ay yung tita ko po, yung kapatid ng nanay ko. Napakarami rin nga palang sili dito kaya balak na rin namin kumuha ni Dugong para gamitin sa pag-food trip natin sa treehouse. Ito nga pala yung simple nilang lutuan. Ang ginagamit nilang panggatong ay yung uyo ng nyog. Sino guys nakakaalam sa inyo ng uyo ng nyog? Malingas talaga yun. Tapos ito naman guys, bilog na kawayan. Ginagamit nila to para pag-ihipan, para lumakas yung apoy. Tapos guys, comment nga kayo kung sino nakakaalam ng larong to. Ang tawag kasi guys dito sa lugar namin ay sungkaan, madalas namin nilalaro yan. Tapos naranasan nyo na ba na uminom ng malamig na tubig dito lang kukunin sa loob ng banga? Grabe, para talagang nasa ref yung tubig nyo pag ininom nyo kasi sobrang lamig. May nakita rin nga pala akong prutas dito na pinya. Tapos paglakad lang namin ni Dugong ng konti, may nakita rin kami ditong prutas ng granada. Granada kasi guys ang tawag dito nyan sa lugar namin. Mag-ingat na lang kayo kasi medyo sumasabog daw yan. Napakasarap daw nito guys at napakaraming benefits nitong prutas na to. Kaya nga sabi sa akin ni Dugong, kunin na daw namin agad habang hindi daw nakatingin si lola. May dala rin nga pala kami ditong sugpo, hipon, tsaka isang perasong ayama. Ito kasi guys ang gagawin namin pang food trip mamaya doon sa sapa na pupuntahan namin. Siyempre bibigyan na rin namin to si lola para may pangulam sila. Tapos ayan, nagpayabang si Dugong na kaya daw niya maglupas ng nyog doon sa lupasan. Kaso nga lang hindi niya kinaya kaya ayun, ngipin na lang yung ginamit niya para mas madali daw. Tapos maya maya lang nagpasiga na rin ako dito ng apoy sa simpleng tungko ni lula. At ayan na nga, napakalakas ng apoy. Nagbalat na rin ako dito ng papaya para mailagahok namin ni Dugong doon sa aming lulutuing mga seafoods na ayama at sipon at sugpo. Habang nagbabalat nga ako dito ng papaya at nagbibiyak naman si Dugong ng nyog, nagkwekwento sa amin si lula tungkol doon sa mga nakaraan niyang buhay. Tapos ayan, ininom pa ni Dugong dito yung sabaw ng nyog at yaming yami daw. Pinakayod ko na rin nga pala guys kay Dugong yung nyog. Pagkatapos niyang kayurin, ayan, sinigang ko lang dito sa asin itong ating mga hipon at sugpo para mas dumikit yung lasa. Iintayin lang natin niyang guys umiga. Pero wag naman natin i-over ko kasi didikit na yung balat ng hipon dun sa kanyang laman, mahirap na siyang alisin. Kailangan kasi natin gawin yan para pag nilahok natin siya doon sa gulay na papaya ay madali na lang siyang maluto. Bumawas nga lang ako ng kaunting hipon para papakin at sasawsaw ko dito sa mahalang na suka na napakasarap. Di ko na kasi guys mapigilan tikman to kasi nung natikman ko yung suka parang ang sarap talaga dito ng hipon. Kaya nga sabi ko magbabalat na agad ako dito ng isang piraso at ito na nga guys, ito na yung first bite na gagawin ko. Titingnan ko talaga kung napakasarap. At nung pagtikim ko nga guys, saktong-sakto lumalaban talaga yung anghang at asim.
Pagkatapos ko lang magpapak ng hipon, ayan, nilagay ko na rin dito yung gata. Nung uminit nga lang guys yung unang gata, nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta. Sinunod ko na rin nga pala dito yung papaya para mas madaling lumambot. At nung malambot na nga yung papaya, nilagay ko na dito yung mga hipon, sugpot, aniit natin para mas madaling maluto. Gustong gusto na kasi guys pumunta ni Dugong doon sa sapa na pagliliguan namin. Kasi first time rin lang kaming dalawang makakapunta doon. After nga nung naluto na itong ating papaya, nilagay ko na rin yung panghuling gata. Ito kasi guys ang magpapakrimi yan sa niluto natin. Nilagyan ko na rin nga pala ito ng luyan dilaw para maging dilaw naman guys yung sabaw niya. Tapos kaunting malunggay, tapos dalawang perasong sili na pinatas ko dun kay Lula. Napakarami kasi guys talagang sili dito sa paligid. Magbadala talaga kami yan ni Dugong pag uwi namin. Bago nga pala kayo umalis ni Dugong, nakakita siya dito ng pinya. Sabi niya, sakto-sakto daw to guys pagkatapos namin kumain at dadalhin na rin daw namin. Ayan, tuwan-tuwa na naman siya sa food trip. Tapos fast forward tayo, nakarating na rin kami dito sa ilog. Hindi nga lang guys ganun kalinaw yung tubig pero medyo malalim rin talaga tapos napakalamig. Napakaganda rin guys nung lugar kasi nasa ilalim kami ng malaking puno. Kaya nga hindi na rin namin napigilan ni Dugong, nag-start na kami maligo dito. Grabe, sobrang lamig talaga ng tubig dito. Nasanay kasi kami guys sa dagat ni Dugong maligo kaya napakasaya namin na nakapunta kami ngayong araw dito. Bilang na bilang lang talaga guys yung mga pangyayari, nasasapa kami naliligo ni Dugong kasi lagi na lang kami sa dagat. Kaya kung makikita niyo yung kulay namin ni Dugong, medyo sunog na talaga kami. Tapos ayan, ginawa na naman ni Dugong yung tricks niya, gugulatin na naman daw niya kayo. At eto na nga, ginawa na naman talaga niya. Tuwan-tuwa talaga kami dito sa part na to at ayan, nagsabuhayan pa kami dito ni Dugong. Kaso nga lang guys, parang nilalamig na daw si Dugong kasi sobrang nipis talaga nung katawan niya oh. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala kasi tataba ka tuwing nagpo-foodtrip tayo, napakarami mong nakakain. At eto na nga, after nga namin maligo ni Dugong, nagpo-foodtrip na rin kami dito. Ang sarap naman kumain ng seafoods dito. Tapos guys, dun nga pala po sa mga nagko-comment sa mga vlog namin, mag-comment lang po kayo. Lagi po kami nagbabasa ni Dugong tuwing gabi na kami nakahiga dito sa aming kubo. Pasensya na nga lang po at hindi namin kami masyadong ma-replyan kasi napakarami po talaga. Naglalag na rin nga po yung cellphone namin ni Dugong. Pero wag po kayo mag-alala at lagi po kami nagbabasa ng mga comment. At dito nga sa part na to, ayan o, napakataba nung ayama. Kaya sabi ko kay Dugong, siya na lang ang kumain nito para makabawi-bawi naman yung katawan niya. At after nga namin kumain, naligo lang ulit kami. Tapos ayan, tumakbo na kami dito pa uwi para sa bahay ni na lola. Sobrang lamig kasi guys, tapos medyo umaambon. Ayan, kitakis na lang. You know how we do. Siya kabo.